Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Miss Danica Monta, ang inyong guro sa ESP9. Halina at ating tuklasin ang paksa ngayong araw na ito. Para sa ating Unit 1, ang papel ng lipunan sa tao. Ano nga ba ang lipunan? Makapaninirahan ka ba nang matagal sa isang isla na wala kang kasama? Malaparaisong isla tulad ng Boracay. Puti ang buhangin, asul ang kulay ng tubig, at malamig ang simoy ng hangin. Ikaw lamang at ang paraisong ito. Walang anumang paraan ng komunikasyon, walang cellphone, walang radyo, at walang telebisyon. Ang tanging paraan upang makipag-ugnayan sa kalapit isla ay mamamangka ng isang oras upang tawirin ang dagat na nakapagitan sa inyo. Ngayon, pumikit ka at tahimik na maglaan ng ilang minuto upang ang sitwasyong ito ay mapasa iyong imahinasyon. Matapos mong maisalarawan ang sitwasyon, nanaisin mo bang mabuhay dito? Makapaninirahan ka ba ng matagal dito? At bakit? Ano kaya ang magiging uri ng pamumuhay mo? Anong uri ng katauhan kaya ang mahuhubog sa iyo? Para sa Aralin 1, ang lipunan tungo sa kabutihan nating lahat. Ang lipunan ay ang tinatawag nating lipon o ang pangkat na kung saan ang mga tao ay may kinabibilangang pangkat na mayroong iisang layunin. Kolektibo, ngunit hindi naman binubura ang individualidad, pagiging katangi-tangi ng mga kasapi. Maaaring mabuhay ang tao na mag-isa sa iisang isla. Mamuhay sa kuweba, sa gitna ng mga kagubatan, subalit hindi niya malulubos ang paglinang ng kanyang mga kakayahan dahil sa kawalan ng kapwang maaari niyang makatalastasan o makaugnayan. Ngayon ay dumako tayo sa pagkakaisa tungo sa kabutihang panlahat. Ano nga ba ang kabutihang panlahat? Ang kabutihang panlahat ay ang kabutihan para sa bawat isang individual na nasa lipunan. Alam niyo rin ba na ito ay ang pangkalahatang kondisyong pantay na ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat ng kasapi ng isang lipunan? Ito ay tumutukoy rin sa kabutihang naaayon sa moralidad ng tao o sa likas na batas moral. Ngayon, ang aking katanungan ay ano nga ba ang kailangan upang ang mga mamamayan ay magkaisa para sa kabutihang panglahat? Anong lakas o impluensya ang maaaring magamit upang ang hinahangad ng lipunan na kabutihang panlahat ay maging makatotohanan, hindi lamang para sa isa, kundi para sa lahat? Dumako naman tayo sa pagkakaisa tungo sa kabutihang panlahat. Ang pagkakaroon ng tamang mga lider o pinuno ay mahalaga. Alam niyo ba na ayon kay Habito, isa sa mga paraan tungo sa kabutihang panlahat ay ang mga lider ng lipunan ay nagsisimula sa pinakamataas na opisyal ay dapat isabuhay ang etika ng kabutihang panlahat. At syempre, ito ay sa pamamagitan ng halimbawang nakikita mula sa kanila. At alam niyo rin ba na ang suliraning dala ng krisis sa pamahalaan at pampolitika, panganib na dala ng kalamidad, bunga ng bagyo, baha at lindol ay nagbubungad ng pagkakaisa tungo sa kabutihang panlahat? Dagdag ni Habito ay ang mga ganitong uri ng pagkakagulo ay nagpapaalala sa lahat, lalo na sa mga mamamayan at mga may kapangyarihan, na ang isang lipunan na walang pagkakaisa at walang pagmamalasakit sa kabutihang panlahat ay naglalagay sa panganib. Kaya't para sa interes ng lahat, dapat magkaroon ng patas na pamamahagi ng ekonomiya at oportunidad para sa lahat. At iyan ay binigyang diin ni Habito. Alam niyo ba na ang pagmamalaki sa sariling bansa o ang tinatawag nating national pride ay malaki ang naitutulong sa ibang bansa upang maisantabi ang pansariling kapakinabangan para sa kabutihang panglahat?
Tandaan na hindi namimili ng edad o antas sa buhay ang pagtiyak na mananaigang kabutihang panlahat. O paano? Magkita-kita muli tayo para sa susunod na aralin. Muli, ako si Ginang Danica De Castro Monta, ang inyong guro sa ESP9. Maraming salamat! Don't forget to subscribe!